Nagkasagutan sina Senator Alan Peter Cayetano at MMDA Chairman Francis Tolentino sa isang Senate hearing ukol sa problema sa baha sa Metro Manila. Kinuwestiyon ni Cayetano ang pagpapatalsik sa hepe ng MMDA flood control kamakailan. May report si Jamsi Sante. Naging mainit ang pagharap kanina ni Senador Alan Peter Cayetano at MMDA Chairman Francis Tolentino sa isinagawang pagdinig ng Committee on Climate Change. Kwestiyon ni Cayetano, umano'y hindi makatarong ang pagpapatalsik ni Tolentino kay MMDA Flood Control Chief Baltazar Melgar. Giit ni Tolentino, naging pabaya si Melgar at ibang engineer dahil hindi raw nila tinawagan ang supplier ng gasolina para sa pumping station. Pero para kay Cayetano, si MMDA Assistant General Manager Edenison Fainsan ang dapat panagutin dahil sa impormasyong hindi umano ito pinaabot kay Tolentino. Kasi po tatawagan lang nila yung supplier, i-deliveran na sila. So they have enough buffer during those days na deliveran sila. Kaya po pinaimbestigahan po namin dahil ba't hindi sila nagpa-deliver. They've been calling the supplier. That's why sila sumulat, sir, kay AGM Faisal. Dahil ang panay ang salita daw sa kanilang supplier, hindi pa nga kayo bayad, din papadeliver pa kayo. Nagkasagutan pa ang dalawa tungkol sa karanasan ni Melgar sa pagkontrol ng baha. Isipin niyo, sir, si Melgar has been there since 2002. Wala naman tayo naging problema sa kanya. Mr. Senator, may mga lapses din po ng undo. Yes. I'm not saying anyone's perfect. Libo po yung namatay doon sa undo. In the same way. Unang binanata ni Cayetano ang MMDA kahapon dahil lumubog ang tagig sa baha noong kasagsagan ng habagat. Hindi raw kasi gumana ang pumping stations na humihigop sa baha sa tagig dahil sa kawalan ng gasolina. Pero hindi lang sa tagig nagka-problema sa pumping stations. Dahil sa Malabon, sira ang 12 pumping stations doon. Pero sagot ni Tolentino, wala namang tinurn over ang DPWH sa MMDA na pumping stations sa Malabon. Paliwanag ni Tolentino, sadyang hindi talaga maiiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Lalo't mabababa ang bahagi ng ilang lungsod at matindi ang problema sa basura. Metro Manila can never be flood resistant. But Metro Manila can be flood resilient. Ayon sa UP Marine Science Institute, at ito naman ay hindi rin bagong kaganapan, na ang Metro Manila at maraming lugar sa ating bansa ay lumulubog. Yan ay tinatawag na soil subsidence dahil sa over-extraction ng groundwater. Isa lamang yan sa madaming kadahilanan. Mababawasan naman daw ang pagbaha kung aayusin ang pagtatapon ng basura at paplanuhing maigi ang mga pinapatayong imprastruktura. Jamsi Sante, GMA News.